Kapag tinignan natin ang katubigan ay para lamang itong iisang karagatan o parang iisang tubig lamang. Pero liit sa kaalaman ng lahat, ang Pacific at ang Atlantic Ocean ay parang mayroong pader na pumapagitna sa kanila dahil hindi naghahalo ang kanilang mga tubig. Pero alam naman natin na malabong maglagay ng atwal na pader sa lugar na ito. At isa pa, alam din natin na madaling maghalo ang mga tubig. Pero ano nga bang dahilan kung bakit hindi naghahalo ang tubig ng Pacific at Atlantic Ocean? Yan ang ating alamin. Una sa lahat ay dapat nyo munang malaman na ang karagatan ay iisa lang. Pero hinati-hati ito ng mga tao sa limang bahagi upang magkaroon ng tamang pagkakakilanlan. Unahin natin ang Pacific Ocean na nasa bahagi nito. Ito naman ang Atlantic Ocean. Indian, Arctic, tanghuli ay ang Southern Ocean. Limang yan ay kapag pinagsama-sama ay isang dagat lamang sa ating planeta. Ang isang buong karagatan na ito ay bumubuo sa 71% ng Earth at ang kalupaan naman ay 29% lamang. Huwag na natin isama ang mga lupa na nasa kuko mo. Ngayon, babalik tayo sa tanong kung bakit hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at ng Atlantic Ocean. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung saan matatagpuan ang border ng dalawang karagatan ito. Ito ang Pacific Ocean, matatagpuan sa silangang bahagi ng Asia at kanlurang bahagi naman ng Amerika. Ito naman ang Atlantic Ocean na matatagpuan sa pagitan ng Amerika at Afrika. Ang pinakadahilan kung bakit hindi naghahalo ng tubig ng mga ito dahil magkaiba sila ng katangiang taglay. Sila ay magkaiba ng komposisyon, magkaiba rin ang kanilang density, at lalong-lalo na magkaiba sila ng pakikipag-interact sa gravity. Sa madaling sabi, magkaiba sila ng alat, kulay, komposisyon, nutrients, at magkaiba rin sila ng bigat. At ang tawag sa pagbubukod nito ay ang ocean clines o tinatawag ding halo clines. At isang sikat namang lalakbay ang nakadiscover nito na si Jacques Cousteau. Siya ay naglalakbay sa ilalim ng karagatan na mapansin niya na magkaiba ang kulay ng tubig ng dalawang karagatan nito. Sa totoo lang, napakaraming halo clines sa iba't iba pang karagatan o maging tubig tabang pero hindi sila madaling mapansin. Madali lamang itong makita kapag 5 beses mas maalat ang isang tubig kumpara sa isa pa. At ang Pacific at Atlantic Ocean ay pinakamainam na halimbawa nito. Ang tubig ng Atlantic Ocean ay higit na mas maalat kumpara sa tubig ng Pacific Ocean. Pwede rin itong itry sa bahay. Maglagay ka lang ng tubig alat sa baso at saka mo lagyan ng tubig sa gripo. Kung wala namang tubig alat ay maaari ding gumamit ng mantika. Siguradong lulutang ang mantika dahil mas magaan ito kumpara sa tubig. Ito rin ang mangyayari sa ating mga karagatan. Well, kung nagtataka kayo kung bakit hindi napupunta sa pinakailalimang mabigat na tubig at ang magaan naman ay sa ibabaw. Ito ang itsura ng mga tubig na ito sa ilalim. Hindi tuloy ang bumababa sa pinakailalim ang tubig mula sa Atlantic dahil hindi naman siya sobrang layo ang kanilang bigat. Hindi gaya ng mantika na talaga namang higit na mas magaan kumpara sa tubig. Kaya ang mga mantika ay laging nasa taas. Grabe no, kung sino pa ang oily siya pa yung mapagmataas. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila naghahalo ay dahil sa pag-ikot ng ating mundo. Nagbibigay ito ng magkaibang current sa magkabilang karagatan. Kumbaga, nagsasalubong ang kanilang alon. Gaya rin ang sinabi ko kanina, magkaiba rin ito ng komposisyon. Sila ay kumakapit sa isa't isa upang hindi maghalo ang magkabilang tubig. Natuklasan din ang makabagong pag-aaral nito na hindi komportable ang mga isda mula sa Pacific Ocean kapag sila ay napadpad sa Atlantic Ocean o vice versa. Kumbaga, para itong literal na pangigibang bansa ng mga isda sa karagatan. Kaya mas minabuti nilang bumalik sa kani-kanilang lugar dahil hindi sila sanay sa tubig ng kabilang karagatan. May ilan kasing isda na ayaw sa mas maalat na dagat at ang iba naman ay ayaw sa mas matabang. Ibig sabihin, babalik at babalik sila sa kanilang minamahal na lugar. Sana all binabalikan. Pero akala nyo ba, Pacific at Atlantic Ocean lang hindi naghahalo? Napakarami pang mga dagat at mga ilog na hindi naghahalo ang tubig. May tinatawag din tayong thermoclines. Mula sa salitang thermo, ibig sabihin ay temperatura.
Hindi naghahalo ang kanilang mga tubig dahil sa init at lamig ng tubig ng taglay ng mga ito. Kaya na lang ng mga tubig na nagmumula sa North Pole at South Pole sa ating planeta. Unti-unting humahalo sa kalapit nitong mga karagatan. Meron ding tinatawag na chemoclines. Mula sa salitang chemo o chemical na taglay ng magkabilang dagat. Ito ang pinaka-nakakamangha sa lahat dahil ang isang dagat ay nahahuluan ng tubig tabang mula sa ilog o kaya na may tubig na galing sa mga kabundukan. Nauuna sa listahan ng North at Baltic Seas. Ang dalawang dagat na ito ay matatagpuan sa Skagen. Ang mga tubig dito ay naghalo dahil alam nyo na siguro, base pa lamang sa pagtikin sa lupang nito. Ikalawang Mediterranean Sea at ang Atlantic Ocean. Kaiba ang kanilang chemical compound na sila naghahalo. Tatlo ang Caribbean Sea at ang Atlantic Ocean. Ang tubig ng Caribbean ay turquoise at ang Atlantic naman ay dark blue. Bukod sa mga ito ay napakarami pang iba. Kaya na lamang ng mga ilog na ito. Ngayon alam nyo na kung bakit hindi naghahalo ang mga karagatang ito. Well, marami talaga sa mundong ito ang pinagtagbo pero hindi tinadhana. Kaya na lamang ng mga karagatang ito. Kung sa tingin nyo ay may natutunan kayong bago ay huwag kalimutang like at i-share ang videong ito. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na video.